Okay, ito na po yung aking upo. At gumapang na siya dito sa taas. Nakagawa na rin ako ng balag niya. Ito yung balag. And then, maaga-apply po ako ng triple 14 and urea. Dahil tag-ulan ngayon, ang gagawin ko ay side dress na lang. At saka marami ng ugat. Hindi na pwedeng bongkalin yan. Magagalaw lang yung ugat. So magsa-side dress ako rito para medyo malayo sa pagitan nila. And then tatabunan ko ng lupa. Maglalagay din ako ng cow manure. Okay, ngayon po ay magbibilig ako ng tinatawag kong 3-in-1 organic fertilizer. Tadaan! Meron na pong bulaklak. Ayan. Ito po yung may bunga na. Ito pa. Pero ito po ay ano? Lalaki. Ayan. So ito lang po yung mga bunga. So ang gagawin natin ay gagamitin natin ito para mag self-pollination. Itong dalawa na bumuka na, si self-pollinate natin. Okay, subukan kong kunin ito dahil isang kamay lang ang gamit natin. Ayun, mahirap.
Ito na yung lalaking bulaklak. So ang gagawin natin, aalisin natin yan. Then ito yung ipagpo-pollinate natin. Yan. Ito yung i-hand pollinate natin sa babaeng bulaklak. O dun sa bunga na. So okay na. Ito na yung male flower. Then lalagay lang natin ito dyan. So ito po ay powder ito eh. Powder, nagiging powder yan pag tinaktak mo. So kailangan malagyan niya ng powder niya itong female. Okay. Then uulitin lang po natin. Kukuha ulit tayo nito. Yan. Ito po yung pistil. Ayun, naalala ko na yung tawag dito ay pistil. So mapopollinate na po ito sa pamamagitan ng hand pollination. Yeah. Ayan. So alisin natin yan. Ayan, dahil namumunga na ang ating tanim, mag-a-apply na po agad ako ng fertilizer para siguradong hindi mabibitin sa nutrition ang ating tanim. So ito ay triple 14, urea at potash. Ang gagawin ko, mas maraming i-apply ko na triple 14. Kumbaga 50%, tapos yung urea at potash tag 25% sila. So parehas lang sila ng amount. Pero tatantiyahin ko na lang po ito. Thank you.
then maglalagay din po ako ng cow manure gaya nung nakaraan para kumpleto. Ito yung pagkain ng ating alaman, ng ating tanim. Ang gagamitin niya palagi na cow manure ay ito yung na, dried cow manure. Sa mga naghahanap po nito, mag-search lang po kayo sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, meron po nito. At dinideliver din sila, nagdi-deliver din sila. Ayan oh, tuyo-tuyo na. Tapos po ay tatabunan uli natin ang lupa. Para yung mga ugat sa ibabaw, maliliit ang ugat niyan eh. Para matabunan din. Tapos po ay didiligan natin ng konti dahil basa naman ng lupa. So konting dilig lang. Then kinabukasan po ay magdidilig ulit tayo at iwasan natin matuyuan ng lupa dahil nag-apply tayo ng chemical fertilizer.